mahilig kayong kumain ng curry, siguradong present dyan ang sikat na spice sa India, ang turmeric. Pero ngayon, kukumbinsin namin kayo na gamitin ito sa mga everyday na putahin nyo. Kilala sa matapang nitong lasa at madilaw na kulay ang turmeric. At yan ang ating ibibida ngayong gabi sa Good News Chikahan. Dahil sa dami ng benepisyo nito sa katawan, tiyak nyo itong maiibigan. Nagmula sa ginger family ang root crop na ito na namumunga sa mga lugar na may tropical climate. At una itong nadiskubre sa India. Simple lang itong itanim dahil kailangan lang ibaon sa lupa ang mismong luya. Sa loob ng 8 hanggang 10 buwan, ganito na ang itsura ng turmeric plant. Kapag may bulaklak na o nalalanta ang mga dahon, pwede na itong bunutin. Sa paglipas ng panahon, nakilala na ito hindi lang bilang sangkap sa pagluluto, kundi bilang mabisang gamot din. Ang turmeric drinks nagsisilbi raw na anti-inflammatory sa katawan, habang taglay rin ito ang benefits for the brain. Present din ang beauty products na gawa mula sa luyang dilaw, gaya ng relaxing massage oil at face scrub. Kasi yung turmeric, pwede siyang treatment for acne kasi it has antibacterial properties, it has antiseptic help din sa skin natin, and it also acts as an exfoliant to rejuvenate the skin para maging radiant at saka glowing yung balat. Ang pinagsamang powers naman ng luyang dilaw at coconut oil, kaya raw maka-heal ng cracked heels. Paghaluin lang ito hanggang maging paste ang consistency, saka ipahin sa sakong for 10 minutes. Huwag kalimutang banlawan pagkatapos, ha? Yung turmeric, it has a property na parang humectant. So it acts as a moisturizer, kaya nagiging natatrap yung moisture din sa cracked heel. Pwede prevent din niya yung entry ng mga pathogens, kaya there's an antiseptic and antibacterial property na kasama rin doon. Pero kung gusto nyo ng healthy food trip, matitikman din dito ang turmeric-flavored pinakbet pizza kung saan niluto sa katas ng luyang dilaw ang lahat ng gulay. For dessert naman, narito ang turmeric ice cream na garantisadong masustansya. Simpleng mga ingredients lang ang kailangan dito. Turmeric paste, skimmed milk, cream, coconut milk, evaporated milk, at condensed milk. Ang lahat ng ito, paghalu-haluin lang ng maigi. Nahalo na po siyang mabuti. Pwede na natin po ilagay sa ating mga container o ilagay po natin sa paglagyan po. Yan po. Depende ang kulay ng ice cream sa dami ng turmeric na inyong ilalagay. Ilagay po natin sa ating refrigerator ng overnight po. Turmeric ice cream, matitikman sa halagang 30 to 150 pesos. Isa pang dessert na inspired by turmeric ang ating matututunan sa tulong naman ito ni Chef Winston Luna ng Chef Wick's Catering. From ice cream, ngayon gagawa na naman tayo ng isang dessert na mula sa turmeric. This time, cake naman ang gagawin natin. Ihanda na ang cake flour, asukal, shredded coconut, asin, vegetable oil, coconut milk, tahini paste na ginagamit sa Indian cuisine, pistachio nuts, at ang turmeric powder na mabibili rin sa grocery. Unang pahira ng tahini paste ang tray. Bukod sa pagbibigay ng sesame flavor, importante rin ang tahini paste para hindi dumikit sa tray ang cake. Itong tahini paste, usually available to sa mga Indian store. Pagkatapos, kung wala naman tayo talagang makitang tahini paste, pwede tayong gumawa ng sarili sa pagdikdik ng sesame seed. Pagkadikdik, pinong-pino na siya, so lalagyan naman natin siya ng olive oil. Pag evenly coated na ang tray, pwede lang gawin ang cake mixture. Sa isang bowl, ilagay ang cake flour, asukal at ang didang turmeric. Timplahan ito ng asin. Isunod ang shredded coconut sa mixture at haluin lahat ng dry ingredients. So yung flavor profile nitong cake na to, so medyo Middle Eastern siya talaga. So it's an Indian cake. Pagkatapos, pagka nalasahan natin ito, parang
siguro masasabi ko na sa atin, ano, medyo close yung texture niya dun sa puto. Isunod nang ilagay ang wet ingredients na coconut milk at vegetable oil. At pag ready na ang mixture, i-garnish na ito ng pistachio nuts. Being true to the authenticity of this cake, gagamit tayo ng pistachio. Pero pwede rin tayong gumamit ng ibang nuts like cashew or walnut, peanut, pwede rin yan. I-bake ang cake mixture sa oven for 45 minutes. Eto na, ang ating turmeric cake. Makakain na ito ng tatlong tao for 150 pesos. Ngayon, gagawa naman tayo ng isang healthy pasta dish. Aside from the turmeric na ginagamit natin, gagamit pa tayo ng isang superpower vegetable na tinatawag nating broccoli. Mga mommy, maghanda na ng pasta, broccoli, bawang, sibuyas, cream, olive oil, almonds, parmesan cheese, at mga pampalasang turmeric, curry powder, at asin. Kanina, yung broccoli natin, binlunch ko siya sa boiling water for a minute. I-set aside muna ito at sa isang pan, maglagay ng olive oil. Isunod ang bawang. Pagka-brown ito, ilagay ang green onion. At ang turmeric powder na magbibigay ng strong flavor dito. So dito, gusto lang natin lalo na magano tumapang yung flavor ng turmeric. Ang cream naman ang magbabalanse sa tapang ng turmeric. Ibuhos na ang almonds. And then, lalagay ko yung water. Timpla ng asin at huling ilagay ang broccoli. Dito, for plating, we have two options. It's either yung pasta natin, isama na natin dito, or yung pasta natin, lagay natin sa plate, pagkatapos, i-pour natin on top yung ating sauce. Ibuhos na sa pasta ang sauce at ready to serve na ang dish na ito. Sa halagang 180 pesos, mabubusog na ang 3 hanggang 4 na tao sa turmeric broccoli pasta. Ang turmeric, isama na sa inyong grocery list, mga mommy. Dahil sa exotic nitong lasa, siguradong may mahahain na kayong nakaiba. At sa dami ng health benefits nito, ang mga putahin nyo, tiyak na panalo!